Thank you po. I love you. Salamat mga anak. Thank you maraming, for your gifts. Maraming salamat sa aking sweetheart of 28 years. At Mrs. for 26 years. Ay, salamat. Maraming salamat. Magandang gabi, Dasmariñas! Magandang gabi, Cavite! Alam niyo po, kami po ni Sharon, 2002 pa lang, nagpipirmi na dito sa may barangay Inchikan. Diyan po, sa Silang. Tayo po, ang tinatawag po sa amin ng ibang mga taga-Cavite ay naturalized Caviteño. Kasi yung natural born Caviteño, dito pinanganak. Yung mga nagdesisyon na dito magpirme, yun yung naturalized. Hindi ba? Pero ang kaibahan, kami, yung mga pinanganak dito, parang hindi sila nagdesisyon na gusto nila rito. Kami nagpasya na gusto namin dito sa Cavite. Mahigit 10 taon na namimirmihan dyan sa may Silang Cavite. At mahigit 10 taon na rin tayo po ay nagsasaka dito po sa Barangay Kaysuyo, Alfonso Cavite. Nariyan po ang ating gulayan. Kaya po malapit sa ating puso ang Cavite. Tayo po ay magkakapitbahay. Tayo po ay magkakaratig bayan. Tayo po ay lahat ay Caviteño. At siyempre tayong lahat po ay mga kababayang Pilipino. Dito na rin kami bumuboto dyan sa Barangay Inchikan. So pare-pareho po tayong pupunta sa mga presinto dito sa ating lalawigan pagdating ng May 9. Humihingi ng konti pang tubig sana daw rito. Ha? Okay, makinig muna kayo. Makinig muna, ha? Dahil mahalaga itong pag-uusapan natin. May 9, 7 days to go. Ano ba ang nakataya sa Mayo 9? Ano ang nakataya sa Mayo 9? Kinabukasan ng ating mga anak, kinabukasan ng kabataan, kinabukasan ng 110 milyong mga kababayan natin. Kinabukasan nating lahat. At kung pag-uusapan din lang ang kinabukasan at ang nakaraan 2 taon, ano ba ang nangyari nakaraang 2 taon? Pandemic. Bandaro, no? Bandaro. Ibato mo na lang. Oh, sige. Pandemic ang nangyari nitong 2 taon. At ano ang nakita natin pag hindi tama ang panunungkulan, pagka hindi tama ang siyensa, pag hindi tama at hindi mabilis kumilos ang gobyerno? Ano ang nakataya? Buhay ang nakataya pag hindi tama ang panunungkulan. Trabaho nakataya pag hindi tama ang pamumuno. Pag halimbawa, yung pondong bilyong-bilyon na dapat sana napunta sa mga frontliner, napunta tuloy sa Lamborghini, tsaka mga Porsche at mga garang sasakyan. Buhay ng ating mga frontliners, tinaya at nakataya. Buhay nating lahat. Hanap buhay, turismo, negosyo, lahat yan. Pag hindi natin natugunan ng maayos at hindi tama ang pamamahala, at tuloy-tuloy pa rin ang pagnanakaw, tuloy-tuloy pa rin ang pang-aabuso, tuloy-tuloy pa rin ang pagmumura, pang-iinsulto at nagsisinungaling. Ang nakataya, buhay, ekonomiya, hanap buhay, trabaho, edukasyon, lahat yan nakataya sa Mayo 9. At dahil lahat yan nakataya, sino ba ang pinakamakapangyarihan sa araw ng halalan? Politiko ba? Hindi politiko ang makapangyarihan, pinakamakapangyarihan sa araw ng halalan
ay ang botante ang mamamayang Pilipino. Taong bayan ang pinakamakapangyarihan. Kaya narito yung nakataya. Narito yung kapangyarihan. Eh, hindi ba dapat, dahil napakatindi ng nakataya, titiyakin natin. Titiyakin natin yung kapangyarihan natin. Ipipili natin ang mga karapat-dapat. At titiyakin din natin. Gagamitin natin ang lakas natin sa loob ng 7 araw para kumbinsihin pa ang mas marami natin mga kababayan kung ano ang nakataya at kinakailangan ang iluklok ay ang gobyernong tapat. Gobyernong tapat! At siyempre kinakailangan nga ng tapat na pamamahala, maayos na pamamahala, mahusay na pamamahala para mailabas na natin ang ating mga sarili sa pagsubok ng COVID, sa pagsubok ng economic crisis, sa pagsubok ng health crisis. Kaya nating gawin. Kaya nating gawin. Pero kinakailangan yung pipiliin natin ay yung may kakayahan at kapasidad. At kung kapasidad lang at kakayahan ang pinag-uusapan, sino ba ang sumulong, humarap, hindi inatrasan ang problema ng COVID, naghanap ng solusyon araw-araw, umaga, hapon, gabi, tanghali, madaling araw. Sino sa mga presidentiable ang naroon sa front line lumalaban para sa inyo, para sa ating lahat? Lenny Robredo! At kung pag-uusapan din lang ang tandem, aling tandem ba ang sa loob ng mahabang panunungkulan ni minsan hindi nasangkot sa anumang kasong katiwalian? Anong tandem yon? Ako po, 3 beses po ninyong hinalal dito sa Cavite bilang senador. Nanalo po ako noong 2001, salamat po. Nanalo ako dito ulit noong 2007, maraming salamat po. Nanalo rin ako ulit noong 2016. 3 beses po ninyo akong pinagkatiwalaan. Maraming salamat po. At dahil nagtiwala kayo sa akin, dahil binigyan nyo sa akin ang inyong tiwala at suporta, hindi ko po pinayagan na ako ay masangkot sa anumang kasong katiwalian dahil nagtiwala kayo. Pag ang taong bayan nagtiwala, dapat ang sukli, tapat at totoong panunungkulan. Hindi pa pwede nagtiwala kayo tapos ang sinukli sa inyo ay nagpakasasa at binulsa ang pondo ng gobyerno. Kailan pa tayo magbabago sa ating pagpipili ng mga karapat-dapat? Ito na ang panahon. Ito na ang panahon. Nakikita na ang resibo. Sino ang may resibo? Yun po ang bigyan natin ng pagkakataon at isusukli sa inyo ang tapat at totoong panunungkulan. At kung pa tayo po ay pala rin, pinag-usapan rin lang ang resibo. Nabanggit ko kanina, 10 taon na akong nagsasaka dito sa atin sa Alfonso. Bakit ako nagsasaka ng gulay? Dahil nung inumpisahan kong ipaglaban ang kapakanan ng ating mga kababayang magsasaka at mangingisda, sabi ko, hindi ko malalaman ng buo ang nararanasan ng magsasaka kung hindi ako mismo ang magsaka. At ayun, 2014, lahat tayo dito sa Cavite, tinamaan ng Glenda. Direct hit ang Cavite. Naubos ang aking tanim. Naubos ang aking litsugas. Kalahating tonelada. Aanihin ko na lang ng 10 araw. Ubos lahat. Yung 2 kong greenhouse, nilipad. Yung aking mga punla sa loob ng greenhouse at nursery, ubos lahat. Wala akong kuryente ng 2 linggo. Wala rin akong patubig. So yung natirang mga gulayan na kailangan kong diligan, hindi ko rin nadiligan. Ubus lahat. Dapan-dapa ako. At sabi ko, ito pala ang dinadanas ng ating magsasaka taon-taon. Taon-taon sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At pag hindi binigyan ng suporta ng gobyerno, pag hindi sinuportahan ng gobyerno, mananatiling kapos. Mananatiling walang-wala. Mananatiling baon sa utang. Yan ang ibig sabihin ng kinakailangan natin silang suportahan para matiyak ang food security.
ang ibang bansa sa mundo. Inuuna ang agrikultura, ang Amerika, ang Japan, ang China, ang Thailand. Lahat sila inuuna ang agrikultura dahil mahalaga ang pagkain. Saan ka nakakita? Sabi, mangarap ka, pero kumaka lamang sigmura. Paano ka mangangarap kung kumaka lamang sigmura, kung gutom, kung kapos, kung baon sa utang? Hindi ka maaaring mangarap. Kaya napakahalaga ng food security at yan ang tututukan natin. Uunahin natin yan para pag marami na ang supply ng dadami lamang ang supply ng pagkain, pag sinecure natin ang magsasaka at mangingisda, dadami ang kanilang ani at huli, dadami na ang pagkain sa merkado, bababa na ang presyo ng pagkain. Hello pagkain, goodbye gutom. At 7 days na lamang, agreement. Wow, salamat naman. Agreement. At dito sa Cavite, marami pa tayong sakahan. Pag maganda na ang kita ng magsasaka at mangingisda, pag marami na silang panggastos, ang mga tindahan makikinabang, ang mga pabrika ng motorsiklo makikinabang, ang mga vendor makikinabang dahil marami ng pambili ang magsasaka at mangingisda. Salamat po. At siyempre, 7 days to go na lamang. Tapos na ang kampanya. Kinakailangan lang natin tiyakin na yung mga makukumbinsi pa, sa ilang araw, kumbinsihin na natin. Yung mga undecided, pwede pa ba tayo mag-house to house? Pwede pa ba tayong kumatok sa mga kababayan at kaibigan at mga kaklase at mga kasama at mga kapatid, etc. para makumbinsi sila? Ako po ay naniniwala at ito po ang nakita natin sa nakaraang ilang buwan ng pagkampanya na ang taong bayan na ang tumataya. Ang taong bayan na ang kumikilos. Mga pare sa Bataan, 90% ng kaparian sinusuportahan ang Lenny Kiko tandem. Nung kami nasa Pampanga, nakita ninyo ang mga magsasaka ng Pampanga. Nung hindi tinataas ang aming mga kamay ng ilang mga politiko, ang magsasaka na mismo ang nagsabi, sila ang magtataas ng kamay namin. Ganon din sa Olongapo, ang ating mga kapatid na Aita, sila rin ang umakyat sa entablado at itinaas din ang ating mga kamay. Taong bayan na ang tumataya, taong bayan na ang kumikilos, taong bayan na ang naninindigan, at ako'y naniniwala, pag ang taong bayan ang naninindigan, kasama ang mga leader na tapat at totoo, ang imposible magiging posible. Ipanalo na natin ito. Ayusin na natin ang gobyerno. Mabuhay ang Cavite! Mabuhay ang sambayan ng Pilipinas! Hello pagkain! Gobyernong tapat! Maraming maraming salamat. Mahal na mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Ipaglalaban namin kayo. Susulong tayo. Ipagtatanggol namin kayo. Buong tapat, buong puso, buong buhay, buong loob namin kayong paglilingkuran ng tapat at totoo. Maraming salamat at magandang gabi po sa kanilang lahat.